congrats， 给你那么感觉。Before talagang funding kami ng mga ganun type ng hero eh. Ingat. Yung after nga nung batch, nag-chat nga kami din. Sabi ko, nakapabalikan na yata ni Mundo na lahat ng hero mo, binap. Anong sabi ni Dinos? Like, matawa lang siya, tapos nag-good luck. Sabi niya, good luck, galing ganyan. Next. Anong tatlong heroes or apat niyo? Anong mga heroes ang talagang naging buff dahil sa equipments na ginamit mo? Yung utility, lahat ng healer talaga. Sobrang nabab. Lahat ng healer, actually lahat nga ng healer ni Venus talaga. Sobrang bilang. Anong tips mo para sa mga support users? Paano gamitin yung, paano nila magagamit ng gusto? O makahack ng gusto itong... Bawad lang kayo ng mga replay ng laro ng Blacklist dati. Yun talaga eh, kumbaga wala kang ibang basehan eh. Hindi siya eh. So, madaling sa isa. Meron, may mga replay ako na may pinanood ng pagdating sa mga UDUD. Anong natutunan mo kay Lumay Dinos? Marami akong natutunan sa kanya simula nang nakakalapag pa lang namin siya. Tsaka yung, sa playstyle niya. Talagang, syempre eh, kaya yung playstyle na support, parang siya talaga yung kilala dun eh. Ilang beses na nag-champion to, kumbaga siya yung tinitignan mo talaga na pag mga ganun type ng hero, wala ka ng ibang basehan kundi siya. So, papanoorin mo talaga yung mga replay, tsaka kung paano nila napapagana, intindi mo. Madami ka talaga magugulo. Kailan pinanood niya din mo sa Dominos? Yung ibang games namin, ganun finals namin, nag-champion kami. Yung highlights lang namin. Okay. Ayaw mo. Pero pinag-aralan din namin talaga yung Blacklist kasi siyempre sila yung parang pagdating sa healer. Pag sinabing healer or UDD, Venus eh. Kumbaga Blacklist na yun. Kaya kung kukuha sila po, pag kukuha mo yung tips nyo talaga sa Blacklist. Okay. Maraming salamat. Yung mga talagang lahat. Sige, naalala mo. Pag-isip ko lang mga PDS ang bilhin. Special din. Anyway, ang tanong lang, kasi sa game 2 ba yun yung kinukuha mo yung Lord? So like, pwede nyo bang i-share lang kung ano yung naging call doon? Kasi diba yung kinuha yung Lord using Lubaria. Anyway, parang sabi ko kaya, I'm the you, sugalan na namin yung Lord eh. Sige, pasukin mo na, sugal niya, kung sino makakuha. Kasi pag nakuha pa nila yun, hindi na namin. Sa perspective ko, hindi na namin kaya. Kaya parang yung mga moment na gano'n, parang 50-50, logi na. O, sabi ako si Val, tapos sabay na lang skill ko at saka yung retry. Parang mas malaki yung damage. Pinala nyo na dati. Gaya nga nung sabi ni Eto Max na interview kanina, yung meta kasi ngayon talaga, kung sino yung team na mas kaya maka-ahead ng sa early game, tapos ma-choke yung kalaban, yun yung nanalo. Dumalating kami sa point na nasa puso na kasi nila yung playstyle na yun. No? So it's something na parang insurance namin kapag hindi kami nakaka-early. Pero to look forward kung ano pa yung mga pwede namin labas. Actually, yun nga din yung ginagawa namin. Like nung gameplay, pwede na tapos namin mas mga gameplay. Tinambagot na Omega Tigers. Yun nga, add ko lang din. Hindi na namin siya, parang hindi na namin na-expand yung Omega Timers na mag-stick kami sa kung anong identity na maganda tayo ng ultimates. Kumbaga, hindi na namin minamaisip yung kasi para sa amin, kahit hindi na namin kailangan ni Maximus kasi nasa puso na namin. Kumbaga, kung mag-try kami nung adapt nung ano yung mas kailangan yung early game, itatry namin. At least kung maka-early kami, mas lamang kami, kung umabot pa ng late game, mas mababag pa rin kami kasi kumbaga yun yung identity ng team. Pinapalawang na lang namin yung
yung mastery. Question lang for Kel, kay Ohen, or sa'yo, saan wala siya? So, anong makakomodit mo? Napanood doon ba yung video? Anong sasabi mo? Parang wala lang na ako dapat sabihin. Parang, ano yun eh, parang kwento niya yun eh. Yan. May kwento rin sa sarili. Okay, kwento rin ako sa sarili. Ako rin pinamalakas. Lahat naman ng layer siguro, ganun. Parang may kwento, kanya-kanya kwento. Alam naman natin na ang Umeges man for the second half, yung push natin, di ba, pakikiniraralan yung mga guy. This first half, may kumbing maganda yung positioning natin. So, ganun pa rin ba yung strategy natin going to the next half naman natin, yung push natin to make maybe top 2 sa ating season na yun? Yung, bali yung first half, na ay yung push ng team na doon sa second half, it's something na una namin tinay na baragi na mindset eh. Kasi for the past few seasons, nung nag-start yung Omega, na nung in-acquire namin si Creation, is lagi kami hirap ng first half. And nung nabuo yung team, yun yung parang minindset ng team na kailangan namin gandahan yung umpisa. Kasi halos lahat na ba't ang team yun na nakaka-umpisa, eh siya na rin yung nakakatapos hanggang dulo. And siyempre, nandito kami para sa dulo. Sige lang, tuloy nyo lang. Ito yung mga players sa banan nyo. Yung sa first half, yun lang siya. Inalis na kasi namin yun eh, yung mindset na ano eh, na parang papabugbog muna. Kasi actually, hindi naman talaga kami nagpapabugbog, talaga napubugbog ako eh. Parang ano, parang natututunan na lang namin siya. Ano, kasi sobrang daming talo, kailangan namin bumangon. Kaya parang ganun yung naliging story. Pero ngayon kung baka maging maganda man yung starting namin, tutuloy-tuloy na namin kasi masarap din sa feeling yun. Ayaw din namin yung kinakabang kami lagi. May iba lang.